kahit anong explanation, mali yun, and wala akong pakialam sa sorry, I want him to learn. Ayun, masyado niya pinanindigan yung pagiging red flag niya dito sa loob. Hindi niya kayang ano, ipagtanggol yung management kapag nadadamay na ganyan. At nagkaroon ng biglang question and answer sa Anggil. Ito ang question and answer na kunya-kunyarian lang pero ang daming revelation. Fandom, please take down notes. Crush ko po kasi siya. 2009 din palang crush na crush ko siya noon. Parang nababakla talaga ako sa kanya noon kasi yun nga, ganda-ganda niya. And then, meron po akong napapatawad pag nagsasorry sila. Sige, okay lang yun, naiintindihan ko. Laging ganun. Ngayon naman, meron sa'yo, pero gusto ko lang usap sa'yo. Okay. Episode nito, pag-uusapan natin ang pagbibigay ng patawad o forgiveness. Sa nalalapit na pagtatapos ng The House of Collab Season 3, minarapat naming ayusin ang mga nagkatampuhan o kaya may issue sa isa't isa. Ang isa-send home ko naman ay si Patrick. Unang-una sa lahat. Deserve niya talaga mapauwi. And kung may pinaka-toxic na lalaki dito sa talk, si Patrick yun. And, mga reasoning niya, walang, ano, hindi tugma talaga. At wala siyang utang na loob. So, at so, yun sa ginawa niya, that was wrong. Kahit anong explain niya, kahit mag-sorry siya, wala akong pakialamahin niya. Si Patrick, nag-offer na makipag-ayos kay Angge sa kanilang di pagkakaunawaan. Ayusin na natin ang issue at gulo dito sa loob para magkabati na rin kami ni Angge. Wala nang sama ng loob. No. Mas mabuting ako na yung mag-first move dahil ako din naman yung lalaki. At para masagawa ito, kinontsaba ni Patrick si Gil. Gil, ano ang tawag dito? So ko sana ano ko usapin ko yung aggression or kaya niya dahil nga doon sa naging issue ng naaraan. Matatapos na rin kasi itong season gusto ko na din makipag-ayos dahil ano masakit naman sa akin siyempre or sa ating din dahil alam ko naman na kahit pa paano turunan pa rin tayo, nagturunan pa rin tayo ng pamilya mo. Sa akin, okay naman na kasi nga, di ba kanina kinausap mo din ako, so okay na sa akin yan. Yung sorry mo lang din naman talaga yung inaantay. Mm-hmm. And willing naman akong tulungan ka kay Angge, kung talagang sincere ka mag-sorry sa kanya. Mm-hmm. So sincere ka nga, talaga, mm-hmm. As in. Mm-hmm. So gusto ko din talaga maayos ka niya. Kung ano yung gagawa niya in a Q&A, tapos saka ka na lang pasok doon. Kasi baka pag sinabi ko sa kanya na magsasorry ka, baka hindi talaga siya, pero... Baka hindi pa siya ready. Pero ano naman yun, pinanong ka naman siya na talaga, sorry lang din natin. Kaya gano'n na lang gawin. So, i-fake kami ng ano doon, interview, tapos pasok ka na lang pagka pinag-usap. Go? Go! Sorry din na. At nagkaroon ng biglang question and answer sa Anggil. Ito ang question and answer na kunya-kunyarian lang pero ang daming revelation. Fandom, please take down notes. Matagal ko na po siyang kilala, like 2019 pa lang. Kilala ko na siya sa Twitter, tapos parang naging fangirl din ako sa kanya kasi parang... Kasi kamukha niya si Catherine Bernardo, gano'n, and then gumagawa siya ng mga content niya. Tapos may isa siyang nag-viral na
video nun. Doon ko siya nakilala, tapos pinagla-like ko yung mga picture niya sa Twitter, ganun. And then, nagulat na lang ako nung malaman ko na kasali pa siya sa The House of Collab Season 3. Tapos, pagdating niya sa mansion nun, nagkasalubong kami kasi magkasunod kami dumating. And then, nag-hug kami. Sabi ko, kilala kita, sabi ko ganun. And then, sabi niya, kilala din kita. Sabi niya, kwento mo din yung screenshot mo sa akin. Sorry. Hindi ko alam yun. O, saan nagagaling yung sinasabi mo ngayon? Hindi ko alam! Oh. Ano kasi po, dati, nung bago ako pumasok dito sa The House of Collab, nakikita ko na talaga siya sa ano, FYP ko dito sa loob ng mansion. Ganun pa nun. Tapos, meron pala akong in-screenshot na video niya last May yun. Tapos, nung nandito na kami, nakaraan ko lang po nakita ng may picture, tapos pinakita ko sa kanya, sabi ko, hala, bakit may screenshot ko yung ano, yung video mo, ganun. Tapos ayun, same lang po yung nagkita kami dito na sa labas ng mansion. Crush ko po kasi siya, 2009 pa lang, crush na crush ko siya noon, parang nababakla talaga ako sa kanya noon, kasi yun nga, ganda-ganda niya. Super happy ako na nakasali siya sa season 3, like hindi ko gusto ko talaga siya i-try noon. Hindi i-try yung i-try parang try makipag-close, kilalanin ka, ganun, alamin kung interesado ka ba sa girls, ganun, di ba? Di ba inasay ka rin nila? Inaasay kasi sila ni nila Mama Jenna. So meron may spark para sa iyo nang yung una, syempre, kasi crush kita, no? Tapos first hug natin yun. Syempre, crush kita. Kung ba naman ma-hug mo yung crush mo since 2019? Sa akin, wala. Wala ako kasi talagang parang hindi ko in-expect na talagang magustuhan siya. Tapos, nung nandun din po kami sa labas nun, tinanong ako ni Mama Jer. Sabi niya kung open daw ba ako sa girl to girl. Then, sabi niya, hindi. Tapos, ayun. Tapos, inaasar niya. Pero pumasok na po siya nun. Sabi niya, sayang daw, ganito, kasi crush na daw ako. Hindi. Papansin po ako. Lagi ako nagpapapansin sa kanya. Nakikita ko sila magkakasama nila, Yenny and TK. Nakikisali ako sa kanila kahit alam ko namang hindi ako parte ng grupo nila. Nakikigroup-group ako. Tapos, sa kanilang tatlo, siya po yung pinakalagi ko nilalapitan. Like, kinahag ko siya, pasimple-simple moves, ganun. Eh, gusto naman niya. Pero hindi mo alam. So, gusto mo nga. Doon po nag-start, tapos nakuha ka niya po. Inamin niya rin po na nagpapapansin siya noon ng mga panahon yun. Pero hindi ko napapansin. Like ito, isa to sa mga parang fidget toy ko kasi to. Tapos, nung hinihiram niya yung mga fidget toys ko, lagi kong binababa yung mga laruan ko. Tapos, pinapahiram ko sa kanya para para may lumapit. Ganun. Just to update some, ito ang pinagmulan ng tampuhang Angge at Patrick. Kahit anong explanation, mali yun, and wala akong pakialam sa sorry, I want him to learn. Ayun, masyado niyang pinanindigan yung pagiging red flag niya dito sa loob. Hindi niya kayang ipagtanggol yung management kapag nadadamay na gano'n. Lagi lang nakaabang ang pagpapatawad. At anytime, handa itong magpakumbaba at maayos ang gusot. Dahil meron kang nakatampuhan, nakagaling. Meron naman po. Ikaw? May napatawad, gano'n. May napatawad ka na ba? Meron po akong napapatawad pag nagsasorry sila. Sige, okay lang yun, naiintindihan ko. Ganun, laging gano'n po. Ngayon naman, una sa lahat talaga, sinabi ko din kay Gail kahapon na wala talaga akong godsend. Wala na ako yung sasabing 5 ako, di. Talagang sorry lang din talaga. Tsaka ayoko na din talaga ng
may kagalit. Ano ako talaga ng ganyan. Tapos, kung may nasabi man ako na masakit na para sa inyo, sorry din. Sorry talaga doon sa mga, huwag na lang hindi isipin na ano. Ang totoo ang sinabi ko. Alam niyo naman na hindi talaga. Ano lang naman sa part ko lang naman is yung nagulat lang talaga ako sa reason mo. Sa reason lang talaga ako nagulat. And then, syempre kasi once na may nasabi kang mali against sa akin, alam mo naman kung paano mag-react yung ibang fandom. Doon ako nag-aalala. And then, one time, kinausap ko si Sir James, sabi ko, Sir, pwede po bang kausapin niyo si Patrick? Sabihin niyo maawa siya sa sarili niya kasi kakainin ka talaga ng mga fandom na yun, sasabihin ka ng masama sa mga ganun. At ayoko din kasing mawala yung mga opportunities sa'yo kasi pag talaga madami kang issue, wala talagang kukuha sa'yo. Yun lang naman iniisip ko. Pero inihintay ko lang talaga yung sorry mo. Yun lang naman iniintay ko. Maganda. Siguro nasabi ko lang yun kasi sobrang, nadala lang din ako, pero yun nga, nasasorry din talaga ako ng bukal sa puso ko talaga. Alam mo naman. Na-appreciate ko naman yun. Yung naman, yun din yung hinihintay nila para tumigil din sila kasi gusto nila kasi mag-sorry ka. Yun lang naman, sorry. Tsaka ano nga pala yung pinangako sa'yo, ang tagal-tagal na. Yung kapal niya ni Gail. May ganito kasi si Gail, tapos sabi niya, bibigyan kita ng ganyan din, parang kapal kayo. Ganun. Ang tagal na din hinahanap sa akin ng pansin na yun. Million na ako. Nakita niya ni Patrick na nakasuot ako ng ganyan, sabi niya may ganyan siya, tapos ibibigyan niya na parang. We don't gotta stay friends forever. Huwag mo nang i-bash na ni Patrick. Mabait naman siya. Alam ko naman na alam niyo. Lagi ko sinasabi, naniniwala ako kay Patrick na magbabago siya. Lagi ko sinasabi sa kanila yun. So, na-disappoint lang sila. Pero, di naman... Tsaka in-advise din ako ni Yang Gail. Group hug. It takes a strong person to say they are sorry. And an even stronger person to forgive. Sa The House of Collab, maaaring maraming heartaches. Pero, maayos din ang lahat ng nagmamahalan at may nabuong special bond na di mabubuwag, galit at intriga. Because there is forgiveness in everyone. Abangan ang mga kwentong PHOC sa aming YouTube channel, araw-araw, 6 p.m. at mag-subscribe sa aming social media accounts.